JP, paano ang gagawin ng DSWD sa mga miyembro ng 4Ps kung hindi talaga nila maisasauli yung nakuha nilang educational cash assistance? Rosalie, unti-unti itong babawasin ng Department of Social Welfare and Development sa buwan ng payout ng mga pantawid pamilyang Pilipino program o 4Ps members kung nakatanggap sila ng educational cash assistance. Halimbawa nito, kung 3,000 piso ang nakuha nilang pera, ay maaaring ibawas ng ahensya ang 500 pesos sa kada payout ng 4Ps members. Ayon kay Secretary Tulfo, alam naman ng mga 4Ps members na hindi naman sila kasali sa ayuda dahil nauna nang nag-abiso ang ahensya sa mga leader nito. Dagdag pa ng kalihim na ang natatanggap din anyang benepisyo ng 4Ps ay direkta ng tulong para sa mga estudyante. Sa ngayon, aayusin pa ng DSWD ang proseso para naman sa mga 4Ps members na nais i-refund ang educational cash assistance. Sa ngayon, ongoing pa ang encoding ng DSWD sa lahat ng nabigyan ng educational cash assistance. Dito magre-reflect kung sino ang mga nabigyan ng miyembro ng 4Ps. Nangako naman ang ahensya na aayusin na nila ito sa susunod na Sabado, katuwang ang mga lokal na pamahalaan kung saan maaaring gawin ang payout sa mga covered court, mall o harap ng munisipyo. Samantala, posibleng gawin ng 1 bilyong piso ng ahensya ang kabuuang pondo para sa educational cash assistance. Yan muna ang ating latest live mula sa Quezon City. Balik sa iyo, Rosalie. Maraming salamat, JP Nunez, nag-ulat ng live mula sa Quezon City.